everyone! Hello guys! So today, papakita ko naman sa inyo ang pinagkakaabalahan ko dito sa Sweden during summertime. So, nung winter, pinakita ko sa inyo yung videos kung baga ano yung mga activities, anong mga ginagawa namin dito during winter time. Ngayon naman, papakita ko sa inyo ang pinaka-favorite ko, ang summer. So, ayan. Dito yung sa may gilid ng bahay na. Ito yung harap ng bahay namin. So, dito yung gilid. So, ayan siya, guys. Ito. Mga bata na nila naliligo. Kasi nga, it's mainit. Mga puno, diba? Ayan, gusto kong ipakita sa inyo. And yung mga pinagkakaabalahan ko dito. So, let's go, guys! Stay tuned! So, I'm sorry, guys, sa ingay. Kasi may nagka-cut ng grass dun sa kapitbahay namin. So, dito yung harap ng bahay namin. Ito, this side is yung harap. Diyan ka papasok. Andito naman sa gilid. So, ipapakita ko sa inyo dito sa may kapitbahay namin, diba? Yung mga puno. I love this. Kasi, tingnan nyo naman yung buong puno, oh. It's very beautiful, very big. Ang tawag dyan is yung parang fake na kastanyas. Ito naman si Rian. Sobrang bango ng bulaklak. And makikita mo naman talaga, puno ng bulaklak yung puno. Ayan, oh. Super ganda niya, di ba? And dito sa may likod, may mga tanim ako dito, guys. Ako naman talaga kasi is super hobby ko yung pagtatanim. So, dito sa may gilid na to, ginawan ko siya ng taniman ng patatas. As you can see, malulusog yung patatas ko dyan. And then, ito, sparis. Ewan ko, ano bang tawag dito, sparis? Tsaka yung ramslök. Parang ano siya, para siyang sibuyas but taste like ano, bawang. Ito naman yung plum tree. And then doon andun yung mga apple trees ko. Pero punta muna tayo dito sa may harap ng bahay namin. So, ang hobby ko hindi lang pagtatanim ng mga vegetables, pati na rin mga bulaklak. So, ito yung harap ng bahay namin. And, ayan. Kita niya naman yung mga bulaklak ko. Ang gaganda pa rin nila hanggang ngayon. Ayan. So, ito siya. Ang favorite ko dito sa harap ng bahay namin. Ang gaganda ng mga bulaklak. And, maaga pa pero roses yung mga yan. So medyo maaga pa. So wala pa silang bulaklak sa ngayon. Ayan yung big rose. And of course, hindi ko makakalimutan yung aking mga gulay. So dito, nagtanim ako ng carrots. Hindi pa siya tumutubo. And may chili, tsaka eggplants. Ayan yung tawag dito. Tanglad, this. And then may kamote ako dito, hindi pa rin sila tumutubo. At saka yung gabi. I think malapit nang tumubo yung gabi ko. Strawberries. And ito naman yung mga sibuyas. Itong malalaki yung bawang. And more of sibuyas. May puno ako ng cherry dito sa tapat ng bahay. This is cherry. Ito. Ito naman yung, ano ba, cranberry. Ito. So, dalawang puno yan siya magkatabi. And gusto ko rin ipakita sa inyo, of course, yung loob ng aking greenhouse. But before that, yung nasa labas muna, ito yung mga pangpalasa. Herbs. Parsley, basil, Thai basil, coriander, timian, oregano, ayan. Tapos ang aking mga tomatoes. So, itong tomatoes na to, kaya ko siya nilabas kasi hindi naman sila yung, kumbaga, sila yung maliliit na klase ng tomatoes. So, doon muna sila. Si Miguel nagtanim naman ng sunflowers. Ayan. Meron din akong kamote dito. And ito yung, si Miguel yung nagpick ng colors na to, ng flowers na to nung namili kami. So, gusto niya yan. And yung aking nag-iisang dahon ng gabi.
and more of the chilies. So, ayan, tara, pasok na tayo, guys. So, eto na. Meron akong mais. Meron akong cabbage. And Chinese cabbage. Pechay. Thai basil. More of the flowers. Parsley again. Ayan. So, eto na yung mga tanim ko. Diba? Ang lulusog nila. Eto, nakapagpatubo ako actually ng mani. I'm so proud of that. Halong, kalabasa, cucumbers, ayan. Tapos, ito lahat, ito yung, ano to? Sitaw. Ayan. And more ng kamatis. Lalayo ako ng konti para makita nyo ng maayos. So, ayan siya. Ito, more ng kamatis. And then, of course, flowers. Kasi, para naman yung mga magpo-pollinate ng aking mga halaman papasok dito sa loob ng greenhouse. So, ayan, guys. Diba? Nung winter, pinatubo ko lang to sila. Ngayon, ganito na sila kalalaki. Meron akong watermelon and yung normal na melon lang. Ayan. Mga sili. And more ng sitaw, of course. Ayan. So, eto, guys. Ito ang mostly na pinagkakaabalahan ko during summer dito sa Sweden. So, it's very, ano lang, yung mababa lang. Very short period of time lang ang summer. So, sinasamantala ko. And, ayan siya. So, ayan ang aking little greenhouse. Ayan ang itsura niya, guys. So, super busy ako both sa work and of course dito sa bahay kasi mga inaasikaso ko din naman yan, of course. And this one. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa English, but this is one of my favorite too. Rhododendron ang tawag nila dito. Ang ganda ng flowers, diba? Ayan. At pag namulaklak talaga siya, oh, tingnan nyo yung isang puno. Talaga namang punong-puno siya ng bulaklak. Super beautiful siya. And of course, yung aking mga potatoes. More potatoes. Kasi yung nasa likod, ano yun siya, matagal pa yun. Ito, gusto ko siya ma-harvest before yung midsummer dito. Sa end of June, ganyan. So, ayan siya. And, so, ganito yung itsura ng labas ng bahay namin during summertime. Wala masyado akong maipapakita sa inyo sa loob ng bahay kasi magulo. So guys, I hope na rin enjoy kayo sa little tour ko dito sa labas ng bahay namin ngayong summer na kung ano yung mga pinagkakaabalahan ko dito and how my life is. Kumbaga, ang ganda-ganda ng yung dito, this is my favorite spot na. And of course, yung aking greenhouse. Ayan talaga. Pagdating ko lang ng bahay from work, I'm there hanggang sa bago ako matulog. So thank you so much guys! Bye!